Natutuhan natin sa nakaraang unit na may mga iba't ibang tunog tayong naririnig sa paligid na iniuugnay natin sa ating mga kilos o galaw ng katawan. Tulad sa pang-araw-araw na gawain. Minsan, kailangan nating magmadali upang huwag tayong mahuli sa klase at kung minsan naman ay dapat marahan lamang upang huwag gumika ng ingay. Sa unit na ito, makikita natin ang pagkakaiba ng mga tunog ayon sa bagal o bilis nito. Kaya halina't alamin ang iba't ibang angkop na bilis para sa mga gawain at awitin. Subukin, paano kumilos ang mga hayop sa larawan? Tukuyin kung ito ay mabilis o mabagal. Isulat sa patlang. Number 1. Aso. Paano kumikilos ang aso? Ito ba ay mabilis o mabagal? Tingnan natin ang sagot. Mabilis. Magaling. Pangalawa, kabayo. Ang kabayo ba ay kumikilos ng mabilis o mabagal? Tama. Mabilis. Number 3. Ang kuhol o suso. Paano ito kumikilos? Mabilis o mabagal? Tama, mabagal. Number 4. Pagong. Ano ang kilos ng pagong? Mabilis o mabagal? Tama, mabagal. At pang number 5. Tama. Ito ay kumikilos ng mabilis. Magaling. Alam mo ba, mahalaga na matutunan natin ang pag-awit ng may tamang bilis. Karaniwan, ang mga masisiglang awitin ay inaawit ng mabilis at ang mga awiting malungkot ay inaawit ng mabagal. Ang ating kilos ay iniaangkop natin sa saliw ng awitin o tugtugin. May kasabihan nga tayo kung ano ang tugtog, siyang sayaw. Tempo. Ang tawag natin sa elementong ito ng musika. Ano ang tempo? Ang tempo ay tumutukoy sa bilis o bagal ng daloy ng awitin. Ang tempo ay maaaring mas mabagal, mabagal, mabilis, o mas mabilis. Ang tempong mabilis ay ang mga masasaya o masisiglang awit. At masasabing mabagal ang tempo kung ang awitin, ito ay awiting malungkot o mga awitin na pampatulog. Ngayon naman, damhin natin ang awitin, ang bilis o bagal ng musika. Pakinggan ang awiting If You're Happy and You Know It.
happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Thanks for watching. Like the video. Share. Ano ang tempo ng awiting If You're Happy and You Know It? Magaling. Ito ay nasa tempong mabilis. Ngayon naman, pakinggan ang awitin ito. Twinkle, twinkle, little star. Ang awiting Twinkle, Twinkle, Little Star ay nasa anong tempo? Ito ba ay mabilis o mabagal? Tama, ito ay mabagal. Pakinggan natin ang awiting Tiririt ng Maya. Damahin ang tempo ng awit. Tiririt
awiting tirigirit ng Maya. Sa anong pala kumpasa na bibilang ang awit na narinig? Ang palakumpasan ay 3-4. Ibig sabihin, mayroong tatlong beat sa isang palakumpasan. Ano ang tempo ng awit? Ito ay mabilis. Dahil kung mapapansin nyo, na ang ibong Maya ay mabilis kumilos. Kaya ang tempo ng tiririt ng Maya ay mabilis. Pagyamanin. Pakinggan sa YouTube ang awiting High and Low. Damhin ang tempo ng awit. Sagutin ninyo ang mga tanong sa inyong module. Sa anong palakumpasan nabibilang ang awit na narinig? Anong rhythmic pattern ang ginamit sa musika? Kaya mo bang lumikha ng galaw na nababagay sa dalawang awit na narinig? Ang tiririt ng Maya at ang High and Low. Sa isip, ang mabilis na awitin ay maaaring lapatan ng mabilis na paggalaw at ang mabagal na awitin ay maaaring lapatan ng mabagal na galaw. Sa musika, ang bilis at bagal ng daloy ng awitin ay tinatawag na tempo. Para naman sa tayahin, subukan mong buuin ang sumusunod na pangungusap batay sa natutunan sa aralin. Music.